ito talaga yung mga gusto ko magkaroon talaga ever since I started the fragrance journey. Kasi parang feeling ko ang linis-linis ko pag suot ko. Di ba? Parang hindi ko din siya gusto kasi parang... Hi guys! Welcome back to... Sardray's channel! So, ano pa gagawin natin ngayon, Sardray? So, first vlog natin today, we're going to show you the top 10 of Dan's perfume collection. Top 10 favorites sa collection niya ngayon. So, dati, nagkaroon na rin kami ng parehas na product nito. Pero, syempre, dati kasi is... limited pa lang yung meron ng range when it comes to perfumes. Ngayon kasi, may mga nadagdag, may mga nagpaalam, pero syempre, tuwan-tuwa naman ako sa mga nadagdag. So, by the way, if you wanted to check that one, I will put that link on the description box para makita niyo din yung difference ng collection niya from before sa ngayon. And yeah. Start na tayo? So without further ado, let's start now with this perfume haul. Perfume review, perfume top 10. Let's go! So to start this vlog... Let's start first muna sa mga special mentions. Actually, hindi sila nakapasok sa top 10. Pero kasi, even though hindi sila nakapasok sa top 10, I still love these fragrances. Pero syempre, we just need top 10, diba? Pero ano, honor pa rin talaga sa mga fragrances. So, first fragrance is a niche fragrance. This comes from the house of Parfums de Marly. This is Layton. When you say niche fragrance, yun yung mga fragrances na gumagawa lang ng mga perfumes, di ba? Kasi we have designer brands such as Versace, where they create dresses, etc. Those are designer brands perfumes. Pag niche, purely perfumes lang gumagawa, di ba? So this is, very, very sweet. This can be used for the colder weather. Very dominant din yung apple note dito. So, good thing talaga to, di ba? Si Parfums de Marly. So, first special mention, si Layton. So, another special mention sa list natin is from the House of Hermes. It's Terre de Hermes Eau Intense Fruit Vetiver. So, at first talaga, hindi ko gusto yung scent nito. Actually, binala ko to ibenta. Pero kasi, I tried it and then the scent grew on me. Ang sabi ko nga dito is that is, madidescribe ko ito, kunyari nag-iwan ka ng pongkat sa gitna ng mga fields of sa lupa, di ba? Tapos, yun yung magiging scent niya, parang earthy, citrus na masyadong intense yung niya, yung pagiging manly. Pero this is perfect for me, formal setups, di ba? Actually, nagustuhan niya din sa na-amay ko siya, parang hindi ko din siya gusto kasi parang ang mature niya. Cowboy. Yung... Ano naman yung cowboy? Ba't cowboy? Hindi, what I mean is yung medyo sobrang manly na datingan. Pero kasi yung cowboy yung datingan na, alam mo yun. Pero sa akin kasi I can see this one for a man that's wearing his suit and tie. Very, very formal situation. Ba't cowboy sa'yo? Cowboy, ano yun yun sa... Nasa ranch? Grabe ka naman. Nasa ranch road. Ang formal kaya nito. May, ano man yung mga hasyendero. So, ganun siya na-aboy. Kasi medyo earthy siya. Earthy nga. Dahil sa vetiver niya. Malakas yung vetiver niya. Pero, this is very, very elegant. From the House of Hermes, Terre de Hermes, Eau Intense Vetiver. And then, syempre, let's proceed to our top 10. Number 10 is the Strength of the Ocean. From the House of Bulgari, this is a discontinued fragrance. When you say discontinued, hindi na sila talaga nag-produce. So usually, tumataas yung mga presyo kapag discontinued. This is Aqua Amara. Ano siya eh, not your usual freshie for me kasi this has power. Powerful talaga siya. Kasi usually freshie is medyo light lang. Pero this one, it gives authority. This is a freshie that can be worn as well for formal set. Kumbaga, actually, ang meaning ng Aqua Amara is bitter water. So, from the House of Bulgari, this is Bulgari Aqua Amara. Strength of the Ocean. I
The next on our line is, for me, one of the best office fragrance for men. Bakit? Kasi this is just simply fresh out of the shower. Na scent, very very soapy. And then what's the best brand when it comes to soapy fragrances? Not only, syempre the one and only Prada. From the house of Prada, this is Prada Low. Prada Low. Yeah. Ano masasabi? Yeah, very soapy. Kumbaga parang fresh siya and then very very soapy. Perfect to sa office setup. So ano na gusto mo guys? Ba? Kasi parang feeling ko ang linis-linis ko pag suot ko ito. Oh. Diba? Oh. Parang presko-presko ka lang. Tapos tipong alinis mo bagong gupit ka, diba? Tapos pasok ka sa office. Parang Mr. Clean. Mr. Clean, pero hindi yung kalbo ah. Kumbaga, alinis mo lang amay. So this yeah. comes from the house of Prada. Prada lang. Next on the list is another niche fragrance. I just recently got this fragrance from the house of Mancera. This is Instant Crush. So, si Instant Crush is another familiar scent sa majority ng mga fragrance users. Kasi this smells like the expensive Baccarat Rouge 540. Yes, special mention din also to another fragrance that smells like Baccarat Rouge 540 is yung pabawon ng isa dyan. This is Ariana Grande Cloud. Kumbaga ito yung pinaka most sought after naman na pabango when it comes to celebrity fragrances. The only difference between the two is this is sweeter. Mas matamis tong Ariana Grande Cloud compared to Mancera Instant Crush. But yung vibe nila, it still has that Baccarat Rouge 540 vibe. So pag ginamit mo ba yan, magiging crush ka na agad nila? Hindi. Kumbaga parang ikaw din nung nakita kita naging Instant Crush kita. Back to you. So from the house of Mancera, this is Instant Crush. Next is another one. Parang ganda niya. Ganda kasi maganda din yung nagbigay sa akin. Ito, sunurprise ako eh. Grabe naman. Actually, sabi ko nga sa sarili ko is, wala na akong gusto na designer try kasi nakuha ko na lahat na na gusto ko, na tinitry ko. Pero, thus, I came along with this fragrance from the house of Giorgio Armani. This is Armani Code Absolute. Very, very sweet and then parang ang warm, spicy ng scent niya, vanilla. Very, very sweet siya. At nung first ko siya naamay, parang, parang sabi ko, wait lang. Kala ko ba tapos na yung designer journey ko, pero naamay ko ito. Gusto ko nito magkaroon. So, heaven sent an angel to give this one for me for my birthday. So, this was a gift from her. Diba? Uy, isa sa wishlist ko to. Happy. Armani Code Absolute. Actually, it took me 2 weeks bago ko siya nahanap. Kasi medyo mahirap nga din siyang hanapin. But then, I'm really happy na kumuha ko siya kasi this is one of his wish lists. Yeah, so, yes, from the house of Armani. Actually, Armani is one of the favorite brands din. Tapos to perfumes. And later, malalaman niyo kung bakit siya ang favorite ko. This is Armani Code Absolute. Next on the list is the best date fragrance for men. The one and only, literal, the one and only Dolce & Gabbana, the one Eau de Parfum. So, ito yung masasabi ko na go-to fragrance ko kapag may date tayo. Kailan kaya may date? Sana may date, no? After ECQ, sana may date. So, this is one of the best fragrance for men. Kaso nga lang, the downside of it is medyo lacking siya sa performance, which is very, very low sa community. So, gano'n lang ba siya nagtatagal? Usually, mga 5 to 6 hours siya for me, personally. And then, yung range niya, diba? Yung inaabot niya, yung silage niya, medyo saktuhan lang. Medyo closer siya. Medyo closer sa gumagamit. Pero, nonetheless, that's a very, very, very sexy fragrance. It has tobacco, grapefruit, diba? Very, very warm and perfect for a date scenario. So, this is the one. Eau de Parfum. Yeah, tsaka nabasa ko pabango daw ito ni LeBron James eh. Wow! So, yeah. The one Eau de Parfum.
So now let's go to our top 5 of his perfume collection. So ito na yung mga top 5 of his perfume collection. So before we start, I just wanted to ask you, why this 5 is the one you chose? Oh. May question and answer, ah. Bakit itong top 5 na ito, yung pinaka-top na napili mo on top of your own collections? Siguro for me is because of, syempre yung scent advice, diba? It suits my personality. Tapos ito talaga yung mga gusto ko magkaroon talaga ever since I started the fragrance journey. Ito yung mga brands na gusto ko, at or mga scents na gusto ko na magkaroon. Tsaka yung versatility ng mga fragrances na sa top 5 na ito. Versatility is when you say versatility, ito yung ano, pwede mo siyang gamitin all around. Very, very versatile siya. So, pwede kahit ano? Scenario, yeah. Tapos, the condition, kung ano yung condition na meron ka ngayon, di ba? You cannot wear very, very sweet fragrances in the middle of a summer. Yeah, climate. Yung climate, di ba? Tsaka, syempre, another thing na pwede nyo consider is kung ano yung ano, get up or yung outfit for that specific thing, di ba? Pero you have sense naman na you can use in any situation. Kahit ano ba yung pwede mo sila. So before, I don't know any of this. So yeah, and those thing is the one you consider to choose itong mga collection nito. So for our top 5! For our top 5 fragrance, ito, nakita niyo na to from the past video. Pero gusto ko talaga itong scent na ito eh. The best summer perfume from the house of Dolce & Gabbana, we have Light Blue Intense. For men. Ayan. This is, pwedeng-pwede ito sa climate natin dito sa Pilipinas. Ito yung sinasabi ko na habang pinapawisan ka na. Diba? So it has grapefruit at saka very, very ano siya. Kumbaga, oceanic din yung amoy niya. Pwede mo din itong gawin, gamitin casually. Very, very versatile itong scent na ito. You can use this one as your signature scent as well. Pero ayun nga, napaka-solid nito lalo na sa Dolce & Gabbana Light Blue Intense. One of my favorite fragrances of them. Ito yung masasabi ko na hindi mawawala sa akin. Okay, so that's for our top 5. It's Dolce & Gabbana Light Blue Intense for men. And for our number 4. So, going down to our 4th spot. For our 4th spot is, this is one of my fragrances. Wow! Nung nag-start ako ng fragrance journey. Ito nga yung masasabi ko na ano yun, diba? Kapag nakuha mo ito itong brand na ito, wala na, endgame ka na. Sa designer, ano ah, sa designer category, endgame ka na. Dahil nakuha mo na yung king of designer fragrances. So this has ano, mint, citrus, at saka tongkapi. Very, very sweet. Yet, for me, this is also versatile. This suits my personality din. This comes from the house of Chanel! So this is Chanel Allure Homme Sport Nuit Extreme. Wow. So ayan, I really love this. So yeah, this is considered as one of my key fragrances talaga when I started my fragrance journey. Ito talaga isa sa mga gusto kong magkaroon. Ano masasabi? Mabango siya. So, mabango siya. Huwag mo ikakat yun. So, guys, mabango siya. Pero ayun. Hindi, what I mean is, siya yung pabawal na hindi mo, parang hindi masakat sa ito. Hindi, wala ka nga. Ayun. Negative na sasabihin. Pag siya agad, mabango yung masasabi mo. Ang mabango nga. Oo. Hindi siya yung, parang may something siya na, alam mo yun. Mayroon kasing mga pabango na. Mm-hmm. For me, kasi masakit sa ito, medyo kasi Chloe. Meron ko mga type ng perfume na parang hindi ko gusto. Though yung iba na nagugustuhan ko. For this one, parang siya yung type ng pabango na pag naamoy mo. Parang everyone would like it. At saka, first of all, Chanel is a very, very timeless fragrance. Quality assured, diba? Oh, yeah. So this is the king of all itself. Designer fragrances. So at number 4 comes from the house of Chanel. Hello. Allure Homme Sport Nuit Extreme. So we're going down to our third spot. For our third spot, this comes also to the same house. Brand of Chanel. So yun na. So this is Blue de Chanel.
This is a very, very, very timeless fragrance from Chanel. Who doesn't like this smell? Who doesn't like this smell? Very, very fresh, yeah, citrus. Yeah, sobrang solid nito, di ba? Sabi ko nga eh, guys, when I started my journey, etong dalawa lang, sapat na sa akin. Promise. Pero I consider the Eau de Parfum version pa rin talaga. Pero the Eau de Toilette I have here is good naman din talaga. Actually, this is my backup bottle. What I have at my ano din, at my cabinet is the 2014 version. So, ano siya, medyo mas malakas compared to this one. This is a 2020 version. So, ayun. This is Blue de Chanel. For sure, alam mo naman yung amoy nito. Very, very timeless. That this is fruit. Mas matapang, unlike yung sa Allure Sport. Ito kasi sweet. Yung Allure Home Sport is sweet. This but is citrus. This is fruit din. Yeah. Citrus and it has patchouli. So, medyo manly yung ano. Medyo manly yung vibe niya. Citrus and medyo manly. So, come from the house of Chanel. Blue de Chanel. Eau de Toilette. I have here the Eau de Toilette version. And for our top two. So for our second spot, goes to. Yeah, ready ra ba kayo? This is from the house of Guerlain. Ang tanong, alin doon? Guys, alin doon? Actually, hindi ako makapili, so lahat na sila. So brand wise, I love Guerlain, guys. I love this house. Actually, na-influence ako ng friend ko regarding Guerlain. Pero kasi no, when I tried the scent of Guerlain, grabe, it's very, very unique. Very, very unique, elegant, quality, and then one of the best brands when it comes to fragrances. I have here the Guerlain Eau de Parfum. Siguro yun lang ko based on my preference. The Eau de Parfum, this has cherry and that sexy almond note, which is very, very known sa Guerlain. So next is the Guerlain L'Homme Idéal Eau de Toilette. So compared to the other, this is the OG. When you say OG, dito nagsimula ang lahat. Kasi madaming flankers sa Guerlain eh, di ba? So dito nagsimula lahat ng mga Guerlain in A. Next is, this one for me, one of the best smelling freshie. And I think masasabi ko na very unique. Ngayon ako nakamoy na freshie na ganito, di ba? Who would have thought na almond is very, very good as well with the fresh citrus-almond combination. And this is also a discontinued version ng Guerlain. This is Guerlain L'Homme Idéal Cologne. Parang it's very, very fun. Medyo siya din yung type din of perfume quality na pag naamoy mo, magugustuhan mo siya agad for me. And my number one Guerlain, this is, alam ko nanalo to na best fragrance for 2020. Wow. Yeah. Yeah, as per Fragrantica, this is Fragrantica's best brand for 2020. Correct me if I'm wrong, pero yun yung last ko na nakita. This is Guerlain L'Homme Idéal Extreme. This has plum, and then syempre yung note, almond note ng Guerlain. So this is a very, very spicy perfume. And then very fresh na. For me, this is versatile as well. Very, very versatile. Kahit medyo spicy siya. Tsaka from the older Guerlains, ito yung medyo masakit sa pulsa. So guys, yung reaction. By the way guys, I'm not really good in the perfume. Kasi hindi talaga perfume enthusiast. Actually guys, ako naman din. Yeah. Hindi naman din ako, ano, kumbaga what I smell, yun lang yung, at tsaka, syempre diba, what, kung ano yung feeling ko mag-fit na sa personality ka, at saka syempre kung ano yung mapakoy. Hindi ako masyadong technical when it comes to the notes. But yeah, basta ko, mabaw. Yun na yun. So this is my favorite among all of the Guerlain. This is Guerlain L'Homme Idéal. This is Guerlain L'Homme Idéal Extreme. So yeah, the Extreme, the Cologne, the Eau de Toilette, and the Eau de Parfum. So, for our second spot, goes again, to four goes different. To... Sige, for our second spot, goes to the brand of Guerlain. Yeah, so the Guerlain set. Yeah, Guerlain L'Homme Idéal. So, again, for the first spot, ayan, so we're excited na kami to show you, and it's from the house of Giorgio Armani's house. This is Acqua di Gio Profumo.
from the House of Giorgio Armani. If familiar kayo sa ano sa normal na Aqua di Gio, diba? That is very very classic from the 90s. This is different because this is kumbaga mas powerful siya because of the patchouli and then the incense. This is much longer lasting, much manlier. At saka yung scent nito is sinasabi nila this is a scent of a CEO scent yung ano yung dati niya. Kumbaga when you're wearing this, ito yung sinasabi ko na ano eh, pabango na kumbaga ikaw yung lalaki na may mga pangarap. Yeah, so go-getter. Go-getter ka na lalaki. You should have this one. Giorgio Armani Aqua di Gio. Ayun. Ito yung masasabi ko na may all-time signature scent. Diba? Mawala na lahat ng mga pabango. Sige nga, benta nga natin yung iba. So yan guys, mawala na daw lahat. So we're going to have a surprise giveaway for Hoy! Grabe yung giveaway. So yan, again for our first spot and top of the list, Aqua di Gio from Fumo. The scent of a man who has dreams. So there! Those are my top 10 current favorite fragrances on my collection. So, ayun nga. Ano yung pinaka-favorite nito? I think for me, pinaka-favorite ko dito is this one. From the House of Chanel! Kasi, ito talaga yung unang pabango. I mean, sa lahat ng pabango nila, parang na-amay ko, parang... Oh, bango nga. Kumbaga, ano? Gusto kong gamitin. In-snap, ano siya? Compliment it. Happy naman kasi yung mga sabi ko yung one of my favorite. No wonder, it's really good. Yeah, you should also try this one. By the way, if you wanted to check, some of this perfume is nandiyan na sa shop namin. We're already selling some defense, meaning tingi-tingi siya ng perfume. So kung gusto niya lang maamoy, yung ilang dito na binibenta namin, we can also check on the description box our Shopee account. Sa Shopee. So that you will also try without spending so the, much. For the whole bottle. Because yeah. Usually, people tend to do blind buys. When you say blind buys, bigla na lang silang bibili pero hindi pa nila naamoy. And then, madalas, people regret kasi hindi pala nila, it doesn't suit their personality or whatsoever. So it's better to test first. Pero na wala kayong time na check sa mall, di ba? Go for a tingin. So there, thank you so much guys for watching, and if you haven't subscribed to my YouTube channel yet, don't forget to share, like, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell. Para updated pa kayo sa mga incoming videos pa namin. And there, by the way, this is Sarjay again from Sarjay Vlog, and I have here Dan from Braided Hawk, sharing you good health and good smell. Stay fragrant, guys, and stay healthy during this pandemic. God bless! Spread love and stay... Bye, guys! Bye, guys!